Welcome back to my channel! Andito na naman ang inyong lingkod upang magatid ng mga latest at may init na balita. Katatapos lamang ng Valentine's at isa to sana ay selebrasyon ng mga puso na puno ng pagmamahalan. Subalit, mga health workers, iba ang ginawa. Nagkaroon nga sila ng protesta noong Pebrero 14. Lumabas sa pahayag ng kanilang leader na mababa ang sahod na natatanggap ng mga health workers na siyang hindi tumatapat sa trabaho na kanilang mga isinasagawa. Dagdag pa ng mga ito ng natatanggap na sahod ay hindi sapat dahil ang sahod lamang ng nagsisimulang mga health worker ay nasa 13,000 lamang at sana'y itaas daw ito sa 33,000. Kaya naman sila nagprotesta upang maitaas ang kanilang mga sahod nang makapagtrabaho sila ng maayos. Hindi lamang sahod ang kanilang mga hinihingi, pati na din ang hindi pa na ibibigay na kanilang mga benepisyo sa makalipas na 2 taon. Kaya naman sila ay nagprotesta dahil pang-aabuso na nga ito sa kanila bilang isang empleyado, pero ang sagot ng administrasyon ay wala daw pondo. Ang mga health workers ay ang nagsakripisyo ng kanilang mga buhay noong panahon ng COVID-19. Sila ang siyang walang takot na umarap sa mga taong may sakit upang sila ay malunasan. Sila rin ang nagbuwis ng kanilang mga buhay sa bansa at makaahon sa sakunang iyon. Subalit, ganito na ang kanilang naging kahihinatnan. Sila ay pinabayaan ng administrasyon at hindi tinupad ang pangako sa kanila. Panoorin ang video para sa karagdagang kaalaman sa nagaganap sa ating mga health workers at kung ano pa ang kanilang mga hinaing. Happy Valentine's, mga kaibigan. Ang aking wife, together with other family members, nag-out of town kami. Sa isang resort ako ngayon. Hindi ko lang sasabihin ng location na for security reasons. So, I hope you enjoy your Valentine's Day celebration with your loved ones. But, medyo may malungkot na balita dahil instead na mag-celebrate tayo ngayon dahil araw ng pag-ibig, mayroong isang grupo, mga kababayan natin, mga government employees na magsasagawa ng protesta ngayon. They called it Black Hearts Day protest. Ito po sa Philippine Star na balita. Health workers to mount Black Hearts Day protest. Mag-convert sila ngayon sa malapit sa DOH main office sa Manila. Doon may protest rally. Then later on mag-march off sila papuntang Mindoro. Okay, ito, hindi ito yung mga leftist, ano? These are legitimate workers of government, health workers. Alliance of Health Workers Nationwide. So ito ang statement ng kanilang presidente, si Mr. Robert Mendoza, National President ng Alliance of Health Workers. Basahin ko, ha? The current situation of health workers continues to worsen, with low salaries, unpaid and inadequate benefits, job insecurity, high taxes, and being overworked due to chronic understaffing. Okay, napag-alaman ko sa balita ng Pilistar na ito na yung entry salary level, ano, basta yung pagpasok, yung pinakamababang health workers, ang sweldo lang pala is 13,000 a month. Ako, talaga namang kawawa. So, ang grupong ito, Alliance of Healthcare Workers, they are demanding, requesting ba, 33,000 sana ang kanilang entry salary level. But I don't know kung pakikinggan sila sa gobyerno. So, yon, itaas ang sweldo. Next, yung unpaid, unpaid benefits. Noong COVID-19 po, may naipasang batas. Nakalimutan ko anong Republic Act.
ang mga health workers, tinatawag natin na modern day heroes, authorized sila makatanggap ng monthly health emergency allowance depende sa risk of their job, yung kung directly contact ba sila sa mga COVID-19 patients, mas mataas. I think mag-range ng 5,000 a month, pataas 15,000 a month. Eh, halos 2 taon yun. Malaki-laking benefit sana ito. Kaya lang, kakaunti pa lang ang nabayaran. How many years na? For 4 years na hanggang ngayon, hindi pa sila nababayaran. Kaya, ako, tama lang na magprotesta sila. Okay? Dagdag ni Mr. Mendoza. The health care budget is extremely low and the government continuously neglects the welfare of health workers and the health of the people. So, nire-reklamo nila yung the budget used for charter chains through a people's initiative campaign should have been spent to raise the salary of health care workers and government employees. Ito ang statement naman ng Philippine Heart Center Employees Association na under pa rin ng Alliance Healthcare Workers. Magkano yung budget ng People's Initiative, yung charter change? Doon lang sa COMELEC. Ang COMELEC hindi nag-request ng pundo, but Congress allocated 14 billion pesos para sa charter change. Oh, if my memory is right, ang kulang pa para mabayaran lahat itong mga health emergency assistance ng mga healthcare workers for their sacrifices nung panahon ng COVID, mga 12.2 billion pesos, if I remember it right. Yun ang balance ng national government. Eh, kaya tama itong hinain nila eh. 14 billion yung para sa referendum o plebisito. Eh kung ibinayad na lang, di tapos na. Kaya, I don't know. Kung gusto, maraming paraan. Kung ayaw, maraming dahilan. Ano ba ating gobyerno? Dapat maawa naman kayo, yung mga kawawang mga empleyado. Kailangan nila yan. And batas yan eh. Example, kami, mga MUPs. Panahon ni PRRD, itinaas ang sweldo. Nadoble ang sweldo ng mga pulis, sundalo, mga uniform personnel. Okay, kami mga retirees, according to law, dapat tataas din yung aming pensyon. Okay. Eh, walang pundo, sabi ng DBM. Eh, sabi naman ni Tatay Digong. there's a law. You need to find a budget dahil batas yan. Otherwise, tanggalin mo yung batas na yan. So, nahanapan kami ng budget, kaya ngayon, nadoble ang aming mga pension. Yun po, political will. If there's a way, there's a way. Kaya, sana naman, i-prioritize na ng gobyerno ang pagbayad, kahit doon lang muna sa bayad, sa health emergency allowance, kailangan ng mga health workers yan. Sana, iregalo nyo na lang sila. Sana, i-realign na lang yung 14 billion na pundo ng plebisito, ibigay na sa health workers. Okay, punta na tayo sa Valentine's. Ito, gusto kong i-share. Kasi ang Valentine's, araw ng mga puso, sa aming mag-asawa, hindi lang once a year yung February 14. We've made it a point na every day sa buhay namin is Valentine's Day. Okay. Mag 42 years na kami sa aming married life. Mag 43, running 43 na ngayong July. Isa lang ang punot dulo nito. Bakit kami nakapagtagal sa aming relationship? Because it is the love of God. Okay? May tatlong klase ng pag-ibig na kailangan sa magsing-irog. Eros, philia, agape. Okay.
These are Greek words. Eros is sensual love, sex. Kailangan niya ng couple. Kaya lang, as we age, maging senior citizen, mag-decrease yung sexual urge. Kaya maraming mag-asawa na wala na, hindi na magandang relationship dahil wala nang sex. But no, that's wrong. Merong, in the absence of sex, meron yung pangalawang klase ng pag-ibig na kailangan ng mag-asawa. Yung tinatawag na philia. Philia means friendly o brotherly, sisterly love. Yung companionship. Kaya may mga couple naman nakakatuwa. Mga 70, 80, holding hands pa rin, very sweet. Bakit? Kasi na-develop nila yung companionship. As we age, we need partners in life. O, yun. So, we need eros, yung sexual love. We need philia, brotherly, sisterly, or friendly love. But the greatest love of all, yung tinatawag na agape. Ano yung agape? That is selfless kind of love. Ito po yung pag-ibig ng Diyos. Yung, for God so loved the world, that John 3:16, for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have everlasting life. Yun po ang pag-ibig ng Diyos. Pag-ibig ng Panginoong Hesus, yung kinalimutan niya yung pagiging Diyos niya. Kasi Diyos na naging tao, He gave up His life on the cross. Malapit naman tayong mag-celebrate ng Semana Santa. Oh. Sabi niya, Father, kung po pwede, let this cup pass away from me. But not my will be done, but your will be done. Ayaw niyang mamatay sa cross. Kasi masakit eh. Humiliating. But sabi niya, not my will, but your will be done. Selfless. Kinalimutan ng Panginoong Hesus ang sarili niya. He obeyed death on the cross para mailigtas niya tayong lahat. Kaya ang kanyang good news, ang Ebanghelyo, Gospel, ulitin ko na naman, A, B, C. Yun ang ating response. A, accept. Tanggapin lang natin na tayo po ay makasalanan. B, believe. Maniwala lang po tayo na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa pagpatawad sa lahat ng ating kasalanan. And letter C is commit or surrender our lives to the Lordship of Jesus Christ. Pag ginawa natin yon, the love of God, yung agape, will dwell in our hearts. So, yun na po, kung may pag-ibig ang, ng Diyos na nasa ating buhay, yun, maibig din natin not only our partners in life, yung husband or wife, but other people as well. So, happy Valentine sa lahat. Of the press secretary, hindi gaya dati na weekly may dalawa tatlong beses na mag-briefing pagka hindi sapat yung impormasyon, andun yung cabinet secretary. Okay, that is may Malacanang press corps eh. So they in turn, ang obligasyon nila is to report to the people itong activities ng Malacanang, the president has done this in this week. So, importante yan, you're always in touch with the people. Leadership uli yan. Kung may problema man, sasabihin mo din kaagad sa taong bayan. That way, hindi sila nabibigla pagka may mga issues na bumubungad pa lang. Para sa akin, hindi kailangan ng presidente. Pero there are times na pagkarumaragsa na yung mga issues, whether they're private issues about himself or his family, or about policies in government, mahalaga yung nakikita at naririnig ang Pangulo. Attorney, yes, gaano ba kahalaga yung tagapagsalita? Kasi halimbawa, sa nakalipas na mga administrasyon, mayroong yes, tagapagsalita, mayroong pa nga, dalawa, di ba? Iba yung sa communication sa PCOO dati, mayroong pang presidential spokesperson, pero kapwa sila, pwede silang magsalita. Ngayon kasi, ang nangyari, si PBBM mismo yung nagsasalita, and mismo yung mga cabinet secretary na minsan, seasonal lang din na kung magpapapress briefing, hindi talaga natin na naririnig. Gaano kahalaga yun, attorney? Well, it depends, no? Kapag ang Pangulo, or yung third person needing a spokesperson, ay magaling mag-communicate on his or her own, hindi mo talaga kakailanganin ng spokes. You are your own best spokes. In the case of, let's say, former President Duterte, magaling siya magsalita eh. Siya na, kahit siya lang mag-isa, hindi mo na kailangan ng PCOO. With due respect ko, Sec. Martin, love natin yon.
Pero kayang-kaya ni PRD by himself. Except that, marami kang hawak eh. Ang laki-laki ng gobyerno, and interconnected yon at may dynamic pa with the Office of the President. So doon papasok yung spokes. Pagka doon sa mga matters na hindi na kailangan ng presidente ang magsalita, importante yung spokes. Ngayon, in this administration, may press secretary, walang spokes. The president wants to be his own spokesperson. The problem na lang is consistency. Kaya nga naging issue yung pag-flip-flop kasi he wants to speak for himself on his own policies. So kapag kunwari may press briefing kasi, whether it is OPS or before or the PCO now, pag nag-press briefing yung press secretary, naaral na yon, na-reconcile na yung mga policies, na pati yung department that is involved, then maisasama mo in your briefing, you can answer the questions, mas fully informed yung mga tao. Because yun ang trabaho mo, gagawin mo is, aralin mo lahat, you sit the information officers down, you're able to brief the media fully kasi yung press secretary understands already, kaya na niyang magsalita. Pero ang tagapagsalita siya for government, hindi for the president. Kasi the president can speak for himself on his own policies. So in this case, at first it was working, kaya lang ngayon walang press briefings of the press secretary, hindi gaya dati na weekly may dalawa tatlong beses na mag-briefing. Pagka hindi sapat yung impormasyon, andun yung cabinet secretary that is involved. So kapag kung ano yung relevant na issue, fully informed ang mga tao tungkol dun sa mga issues na ganon. At nasasagot ka agad. Halimbawa, dati, nung nagka-earthquake, naalala nyo, within 2 hours, may briefing na of the media para mapalagay yung mga tao, alam na yung scope ng nasalanta. After that, by noontime, 8 o'clock nangyari yung, 8 or 9 o'clock nangyari yung earthquake, by noontime, presidente na mismo ang nag-briefing. Siya na yung nag-i-explain kung ano yung gagawin, ano yung mga plano, and the fact that the DSWD secretary was already on site. Tapos yung DOE nandyan, disaster response was all there. So makikita nyo na mahalaga yung communications, pero the assurance people will look to the leader talaga to be able to speak. So there will be times na kailangan siya magsalita. For the rest, you need a spokes. And mas maigi ba, ma'am, na kung talagang siya yung gusto magsalita, magkaroon talaga ng public briefing, siguro kahit once a week para mas lubos na maipaliwanag, or sapat na yung mga vlog? Kasi ang tendency din kasi sa vlog, halimbawa, yung ibang yung media, marami pang mga gustong itanong yung mga specific talaga, di ba? Pero sa vlog kasi, hindi ka na makakapagtanong, hindi ka nga mapapansin siguro sa comment section doon. So kumbaga, mas maganda ba na magkaroon talaga ng regular para at least ma-explain kung ano yung paano, halimbawa, may plano, paano i-implement, ano yung mga ano? Well, definitely kailangan ng regular. If only for the fact na syempre may malaking press corps eh. So they in turn, ang obligasyon nila is to report to the people itong activities ng Malacanang, the president has done this in this week. So importante yan, you're always in touch with the people. Leadership uli yan. That's kasi you care. You care about your people to inform them, this is what we have been doing, ito ang mga accomplishments namin during the week. Kung may problema man, sasabihin mo din kaagad sa taong bayan. That way, hindi sila nabibigla pagka may mga issues na bumubungad pa lang. Para sa akin, hindi kailangan ng presidente. Pero there are times na pagkarumaragsa na yung mga issues, whether they're private issues about himself or his family, or about policies in government, mahalaga yung nakikita at naririnig ang Pangulo. And ang isa pa dyan is yung mahirap ba tingin mo na makahanap ng spokesperson, kaya siguro si PBBM na lang ang mismong gusto magsalita? Wala bang kaya na i-assess siya o ganito, ganyan, mas... It's been his choice ever since na wala siyang spokes. Kahit nung kandidato siya, although si Attorney Vic ay nagsasalita, usually it would be to explain ganito yung sitwasyon, ganito yun. Pero he wouldn't speak for the president. Kasi then, candidate Marcos,
kaya niya na siya yung mag-explain. And during the candidacy, magaling siya talaga mag-explain. But now, ang dami kasi, ang dami mong minamanage bilang Pangulo, and hindi lahat yon fully informed ka of the details. Mm. So, trabaho ng spokes or ng press secretary to speak on those other matters. Mm-hmm. Speaking of spokesperson, halimbawa dito sa ating foreign policy ng architect lang talaga yung ating Pangulo, di ba? Eh, ang napapansin natin, minsan nagsasalita hindi yung taga-direkta sa DFA. Yes, minsan nauna pa yung mga sa PCG, meron pang sa minsan sa Department of National Defense. Medyo late na si minsan si PBBM. Gaano ba kahalaga na magkaroon para pantay sila, kasi iba rin kasi yung ano eh, yung foreign relations na ano eh, kailangan din, di ba, may tinatawag silang diplomasya. Kumbaga, di ba? Hindi ka pwedeng bara-bara lang pag nagsalita. Kailangan marunong ka rin sa pagdating sa diplomasya na usapan. So, ganito yun. Pagka nasa gobyerno ka at nagsalita ka, at hindi yan sinalungat, it's considered na tama yung sinabi mo. Or ito ay panig talaga ng gobyerno. Hmm. Kailangan mong salagin yan, di ba? Kailangan mong i-deny yan kung hindi yun ang iyong opinion. So, kung maraming nagsasalita at lahat ito ay hindi kino-clarify o hindi sinasalungat, then it becomes the stand of the government. And so, kung hindi madiplomasya yung speech na yon o yung sinabi na yon, then considered yan na policy natin. Di ba, sa international law, alam natin to, sa international law, kahit nga yung mga sinusulat lang ng mga komentarista, pag yan hindi sinalungat ng gobyerno, maaaring ipresenta yan bilang ebidensya dun sa stand ng bansa na yon. Komentarista lang yan. Ano pa kaya kung isang miyembro ng gobyerno, kawanin ng gobyerno, head ng isang ahensya, lahat yan ay dahil sila ay bahagi ng gobyerno, considered stand yan ng gobyerno, lalong-lalo na hindi kinaklarify sa taas. And so, maaari tayong nalalapit to diplomatic issues. Kumbaga, which we cannot afford. Pagpalagay natin yung halimbawa yung sa pagkapanalo ng sa leader, bagong leader ng Taiwan, di ba? Sa nagkaroon ng posting. Actually, yung posting nila, hindi siya same na posting. Kung anong posting sa X or Twitter, yun din sa Facebook or sa IG. Yun yung napapansin ko. Minsan sa IG mo lang nababasa, minsan sa Meta or Facebook, minsan nasa ano rin. Eh, doon, medyo sensitibo ang China pagdating doon sa salitang president, di ba? Eh, nung una, ang akala siguro hindi si PBBM ang nagbanggit niyan. Kasi nga, siguro hindi niya handle. So, sa PCO yan, o kung sino yung social media team, baka nagkamali. Yun nga yung unang mga komento. Dahil ano, pero napansin ko yung sinabi mo na hindi naman kinorek. Correct. All the way, di ba? Na, oy, mali na kamali. Pinanindigan pa, diretso. Actually. So, nakita natin na even the DFA, nung nagsalita sila, parang pinanindigan, ginawa na lang ng excuse. Mm. So, ang tingin ko dyan talaga is, may nagkamali. Pero dahil napakalaki, at magmumukhang ang, ano, they had to damage control. Yung damage control nila was simply to uphold. So, pinanindigan. Tapos may konting explanation. Pero nobody really was bakit clarified. Bakit kaya nilang panindigan yun, pero may iba na hindi nila kayang panindigan? Sila yung makakasagot. Yan kasi, di ba, mapapansin natin, may pinanindigan, may hindi pinanindigan. Pero ito, ma'am, how about yung mga nasa sa mga cabinet, no? Ni PBBM. Kasi ang nakita rin natin, yung mga accomplishments nila na ibabahagi din. Pero alam mo, may ano eh, kung hindi natin maiwasan na meron talagang comparison. Of course. Di ba? May comparison talaga, lalo na kung talagang sudsub sa trabaho, hindi mo maiwasan talaga yung comparison. Pero ano ang sa tingin mo ang pagdating sa communication para medyo makatulong din sa administration? Kasi minsan, kasi ang nagsasalita ang Pangulo, minsan lang ang secretary pag nagkakaroon ng briefing or kahit ano, parang iba pa rin yung ano eh, yung pagtanggap ng tao. So,
So ano yung tanong? Yung sa communication po, ma'am, lalo na doon sa mga ano? Nung nandun kami, actually maganda kasi of course there's the ES, no? Ang instruction sa amin is that, and it was the president actually na nag-articulate sa amin sa cabinet meeting, well, government speaks with one voice. Yan yung polisiya. So before any of you make any statements, you go by Trixie. So, lahat ng info officers at the time, bago maglabas ng press release, dumadaan sa amin, tinitignan namin kung congruent dun sa current policy. So, sa amin, lahat ng speeches ng presidente, lahat ng policies and so on, executive orders and so on, meron kaming kopya nun. Tapos, binabasa namin yung mga press releases kung ito ay tama, alinsunod dun sa mga existing policies ng presidente. Tapos, syempre, dahil kami may hawak ng mga government media assets, mauuna ng 30 minutes yung government media na makakakuha ng government press releases before it is sent out to everybody else. So, parang maganda yung takbo kasi magtatanong ngayon yung mga undersecretary sa amin na, "Ma'am, magaganito, we have a press con on this day." Doon sa ibang press cons, ako pa mismo ang pupunta. Para congruent lang. Pag tinanong nila, ano ba ang stand ng Pangulo dito, ma-articulate namin right away. So, not only was it that government spoke with one voice, madalas, parating may impormasyon, hindi ka mag-iintay na sasabihin ng mga tao na, ano itong, ano na to, mabibigla sila over something. Pagka meron ding ilalabas ng presidente, tapos sa tingin niya, mahalaga ito, even before that, nag-aaral na ang lahat, na lahat ng angkop na batas, lahat na, pati yung kasaysayan ng polisiya na yon, inaaral na bago pa ilabas yon. Para pag nagtanong ang mga tao, nasasagot ka agad. Kaawa-awang tunay ang sinapit ng mga health workers. Sa kabila ng kanilang mga sakripisyo, ay ganito ang naging ganti sa kanila ng pamahalaan. Hindi nga naman makatwiran. Naway sila ay pakinggan ng pamahalaan nang sa gayon ay may patuloy na magsilbi sa ating bansa. At hanggang dito na lamang ang ating video. Kayo netizens, ano ang masasabi nyo sa sinapit ng mga health workers? O isa rin kayo sa mga health workers na hanggang ngayon ay walang pagbabago sa sahod at mga benepisyo? I-comment lamang nga ito. At sa ating manonood, huwag kakalimutang mag-like at mag-share. At kung bago ka lamang ay